Good day, Camillionaires. Ako nga pala si Aguilar, ang inyong Camillionaires. Kung bago ka lang sa aking channel, eh huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo yung like at mag-comment kayo po pagkatapos ng video natin ito. Paabutin natin ng 100,000 subscriber. Ang topic natin ngayon eh paano tayo kumita ng extra income. Sa pagkita ng extra income, sobrang dami mo ano. Naming dapat na malaman, dapat na patulan, dapat na product. I mean is, kailangan mo maging reseller. Maging reseller ka ng mga bagong negosyante. Kasi, kung bagong negosyante yung ka-partner mo sa negosyo, doon ka kumukuha ka ng reseller, yun yung mga pabumpa lang na negosyo. I mean is, pag sila eh biglang yaman eh sobrang hatak ka nun. Yung baga sa ano eh, kung kikita sila ng million, kung sigurado ako meron kang 250,000 o 100,000 pag reseller ka. Basta ang reseller eh nakakadagdag ng ano ng income. Kaya kung naghahanap ka kung paano magkaroon ng extra income, eh pasukin mo yung reseller. Pero kung papasok ka sa reseller, eh tignan mong mabuti ano yung mga the best na product na dapat mong ibenta. Hindi yung mga product lang na kung ano-ano. Tignan mo yung may potential. Yung talagang alam mong sisikat, yun yung dapat mong reseller. Siyempre, pagdating sa price kasi sobrang ano eh, ang hirap makipag-negosasyon. Kailangan bilang isang reseller, kailangan kumita ka rin, syempre. Syempre, bilang isang nagre-reseller, eh, syempre, kailangan natin galangin yung price ng isang negosyante sa product niya. Kasi nakipag-importante nun eh. Pero kung nakikita mo na maliit yung kikitain mo o mababa, eh, hindi masyadong ano yun, parang baga, okay lang yun, parang ganun. Kasi alam nyo bakit? Kasi kung ang isang seller eh 10 yung makukuha niyang bagong produkto o bagong product na nagninegosyo, eh ganun din yung price na kanyang kikitain. Sa pinagsama-sama mo sa isang store yun, sigurado ako yung 10 na yon, kung magkano kinita ng isang negosyante sa isang product, eh ganun din yung kikitain mo. Eh kung 10 yon, eh doon makikita na sobrang makapangyarihan talaga yung reseller. Tingnan mo yung mga malalaking company katulad ng mga Save More, lahat yung reseller lang sila doon. I mean is, lahat ng tinitinda doon eh galing sa iba't ibang company. Katulad ng mga Pure Foods, Jack and Jill, Universal, basta yung mga ganon. Kung alam niyo naman yung mga nagtitinda sa isang Save More o sa isang Pure Gold, eh nandun na lahat ng mga company na mabibigat na malalaki. Kung magaganon ang sistema na nahanap mo, the best ay yung reseller. Kaya yung reseller eh kailangan may tindahan ka para lahat ng product pwede mong ibaksak doon, pwede mong itinda doon. At yun lang po yung ating usapan ngayon about sa pagiging isang milyonaryo. Pero pag reseller ka, depende naman sa iyo kung gaano kalaki o kung magkano yung ipapatong mo sa isang product. Kaya kung ako sa iyo, ay subukan mo yung reseller. Kung wala kang naisip na product o ano yung product na ititinda mo, eh subukan mo yung reseller. Advantage yun kasi lahat ng mga negosyo o lahat ng mga produkto ay pwede mong ipasok sa iyong tindahan. Napakaganda, di ba? At kung benting tindahan o benting negosyante ang magpapasok sa iyo ng isang ng kanya-kanyang product, eh sobrang times 20. Hindi katulad ng sarili, isang product lang, eh yun lang yung kikitain nila. Kaya yung reseller, kailangan mo na maging madami. Maging madami lang yung kukuha mo para pag syempre, pag madami, eh mas mabilis tayong magkakaroon ng million. Kaya yung mga discarte natin kung paano tayo
kumita sa reseller. Yun po, maraming salamat po. O nga pala, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated ka pag may panabago tayong videos na sobrang magiging millionaire tayo. Kaya kung Pilipino ka, matalino ka, huwag kang magpaalila sa sarili natin bansa. Kundi, may karapat lang yung mga. May karapat lang kang maging milyonaryo. Yan po, maraming salamat po.